Yo, what's up mga bossing? So, Saturday racing na po tayo, no? So, ang karera po natin ay sa San Lazaro pa rin. Meron pong 7 races po na nakahandang largahan sa araw ng Sabado, okay? So, shout out po tayo, no? Sa mga nagko-comment dun sa ating channel. Shout out kay tropang Sam Ardidon, si Super Jackie Atams, okay, shout out sa iyo dyan pare, tsaka sa mga tropa dyan sa ano ha, sa lugar mo, okay. So shout out din kay Boss Manny Osenya. Boss Manny, shout out po. Tapos thank you nga pala sa ano, sa ano, yung bang mini EV natin nung last Sunday, ano. So next time ulit, sana ano, makapag-set ulit tayo dyan. Okay, so shout out din sa mga tropa dyan sa lugar mo. Okay, so start na tayo sa pagbibigay ng giya natin sa araw ng Sabado. Let's go. Race number 1. Start ng winner take all covers races 1 to 7. So ang race 1 natin ay mag-i-start ng 5 p.m. Okay, isang 3-year-old and above maiden race. 1,400 meters po ang distansya. So, medyo lamang para sa akin yung iisang kwadra. So, bali tatlong kabayo kagad to, no? Dalawang numero pero tatlong kabayo sila kasi coupled yung isa, eh, no? Yung number 7, si Roaring Canyon na under Running Rich Racing. Tsaka yung numero 1 na couple entry, yung galing naman sa Habla Stable. Okay, so isa lang yan, isang kwadra lang yan yung numero 7 tsaka yung numero 1, kaya tingin ko medyo lamang na to, kumbaga medyo malaki yung chance nito kasi ano na sila, eh, kumbaga 3 entry kaagad tsaka pare-parehas may galing yung tatlong panakbo nila, no? Pero magbibigay ako ng, magdadagdag pa ako ng isang tingin kong magandang dihado, okay? Bali ang aking third choice, yung number 6 na si Super Cool. Ito, abangan nyo tong kabayon to. May bisyo lang tong kabayon to, pero ano, maano na to, kumbaga parang may galing to. So, chichempuan lang natin kung kailan tatakbo ng maganda. Pero ano ko yan, kumbaga sinisigurado ko sa inyo yan, may buti ang kabayong yan. Eh, hindi lang tayo sigurado kung kailan matatapat na tumakbo ng maganda, ng maayos. Okay, so isama nyo yan, lagi nyong isasama yan. Kung di man siya magtagumpay ngayon o makaraos ngayon, sa mga susunod, lagi nyong kukunin yan. Makakadihado kayo dyan sa kabayong yan. Okay, so race number 1, Roaring Canyon. Yung coupled entry Club Kensai, Grand Majesty, tapos yung pandihado ko numero sa is Super Cool. Good luck. Race number 2. Start naman ng pick 6 natin, covers races 2 to 7. Pilracom rating base class 3 and 4. So 34 to 39, 40 to 46. Ang distansya po ay 1,500 meters. Okay, so ito medyo lamang na to, dalawang numero lang to pero apat na kabayo katumbas. Okay? So pare-parehas pa yung apat na kabayo na yon, puro may bilang. What I mean is merong ano, kumbaga may aasahan ka. Okay? So number 4, Kruger Rand, then yung coupled entry niya si Fortissimo, tapos yung number 5 si Tocqueville, tsaka yung coupled entry niya na si Charmbel. So alin man diyan sa dalawa, okay, so matibay na yan tingin ko para sa akin. May mga dibandera, tsaka may mga diremate, may stayer. So wala ka nang hahanapin dyan sa apat na yan. Kaya tingin ko naman, medyo matibay na yan. Kung masilat pa eh, talagang medyo alat. Alat lang. Okay, so race number 2, coupled entry number 4, Kruger Rand, Fortissimo, and coupled entry number 5, Tocqueville and Charmbel. Good luck. Race number 3, start naman ng pick 5,
covers races 3 to 7. So, ang distansya po ay 1,500 meters. Philracom rating base class 4, 16 to 21 split. Okay, so ang pang-premiera ko dito, para sa akin, may kakampihan ko yung numero 4 na si Fast Sailing. Okay, so medyo si Fast Sailing, hindi lang maganda yung kinilos nito nung huling takbo niya. Kaya tingin ko, papaboran ko pa rin siya dito sa race number 3 kasi unang-una, distansya niya to. Yung distansya angkop sa kanya, 1,500 meters, you know? So, maipwesto lang to ng maaga-aga. Tingin ko, malaki na yung chance ang manalo nito. Talunan niya na nga to, si Del Monte, no? Tapos, ang aking second choice, yung number 2, si Cash is King. Okay, so si Cash is King, medyo ano lang ngayon manakbo. Kumbaga, parang hindi lang siya ganun ka-consistent. Pero, may galing tong kabahe to, may buti to. Okay, so si Del Monte, siguro, nakikita ko kay Del Monte yung ratings niya, no? So 16 na eh. Tingin ko lamang na to sa ipapatalo kasi para makababa na siya. So tingin ko lang yun, palagay ko lang yun, no? Pag natalo kasi siya, siguro bababa na siya dito, bababa na siya ng 11 to 15. Mas magaan na yung laban niya, mas pwede na siyang bumilang ng panalo doon, no? Kaya ayoko na muna kay Del Monte. Hindi ko muna siya isasama, bagamat lagi kong sinasama yan, lagi kong kinukuha yan, kada takbo niyan. Okay, so sa race number 3, ang pili ko sa ngayon, dun muna ako sa number 4, Fast Sailing. Tapos ang aking second choice, yung numero 2 na si Cash is King. So kung korso natin yung si Del Monte, nasa sa inyo po yan, pasya nyo yan. Okay, so ako, iwas muna ako sa kanya ngayon. Good luck! Race number 4. Pick 4 covers races 4 to 7. Condition race 19 to 20 merge. Okay, so mataas na grupo to, no? 1,400 meters po ang distansya. Dito sa grupong to, magagaling naman sila lahat. Okay, magagaling to, para alis pantay-pantay lang. Kaya nga lang, kasi syempre, ang kakapain na lang natin dito siguro. Kumbaga pantay-pantay lang sila eh. Kahit sinong piliin mo dyan, may panalo talaga sa totoo lang. Ang kailangan na lang natin matunogan dito. Kung sino yung palaban. Okay, yun lang yan. Kung sinong ilalaban dito, yun ang tingin kong mananalo. Kasi, hindi na tayo sa karera na to, no? Medyo puro question dilabas eh. Pero para sa akin, kung ako pipili ng aking pampremera dito, siguro doon ako kay Mandatum. Tapos yung second choice ko, yung Noonbell, then si Kevlar. Yan. So medyo medyo mahirap na karera to kasi question dilabas yung mga nandito, ano. So tatlo pinili ko, Mandatum, Noonbell, Kevlar. Okay, so pwede nga isama din si Speeding Hero tsaka yung Money for Celtics. Si Money for Celtics magaling yan, galing sa panalo. Tsaka makagandahan kay Money for Celtics, laging laban yan, laban yung connection yan, no? Pinaka problema niya lang talaga, medyo may kabigatan lang talaga yung laban niya dito. Medyo malakas lang talaga yung mga kalaban niya. Okay? So race number 4, para sa akin lang to. 673. Ngayon, kung gusto niyo pandagdagan dahil medyo mahirap po talaga tong race na to dahil sa sigaya nga na sabi ko, puro question dilabas. O kayo na pong bahala, ha. So good luck po, good luck. Race number 5. Philracom rating base class 5, 11 to 15 split, 1,400 meters po ang distansya. So sa race number 5, ang pili ko dito,
ang aking first choice, yung numero 5 na si Denderendenden. So si Denderendenden, nung nakaraang takbo niya, medyo hindi maganda yung kinilos niya. Naunahan siya ni Kipitake, no? So tingin ko ngayon, ano, kasi naano siya noon eh, kumbaga parang nasarahan yung daanan niya nung pagbukas ng aparato. Kaya umawat siya noon, kaya nauna si Kipitake, kasi magkadikit din sila nung time na yun eh. So ngayon tingin ko baka magkaroon ng konting diferensya to, kasi nagkaroon ng mga ano eh, pagpapalit ng hinete nung nakaraan si FM Raquel, di ba? Or change jockey rin siya nung nakaraan kay Kipitake. Tapos naman si Denderendenden, si Ace Aguila nung time na yon, ngayon si NC Lunar na. So pwedeng mauna na ngayon si Denderendenden, okay? So siya ang aking first choice, number 5, Denderendenden. Ang tingin kong mahigpit na kalaban, yung numero 6 na si Color Blast. Okay, so Jeff Sarate ang sakay. Tingin ko yung kabayo mag-uumento. So medyo ano lang tayo makiramdam kung ilalaban. Tingin ko kung ilalaban to, magandang laban din to para sa kanya tsaka dun sa numero 5 na si Denderendenden. Okay, race number 5 ang pili ko. Number 5 Denderendenden, number 6 Color Blast. Good luck. Race number 6, Philracon rating base class 3, 47 to 53. 1,400 meters po ang distansya. Okay, so para sa akin, kasi naglaban na to, so tinalo ni Belly Bell si Modern Kong, pero nagkaroon lang din naman ng ano yun eh, ng konting aberya. So dito sa race number 6, tingin ko solo ko, number 3 Modern Kong. Tingin ko mas mabuti si Modern Kong ngayon. Okay, so si Belly Bell nung last run niya nanikit sa aparato to eh. So Modern Kong solo. Good luck. Race number 7, ang last race po ng araw ng Sabado. Okay, so 1,500 meters po ang distansya. Philracon rating base class 4, 22 to 27 split. Ito lamang kung sa lamang ha. Numero 1, Amor Mi Amor. So medyo gaya nga ng sinasabi ko, paulit-ulit, question de la bas. Okay, so kung labas to, patok to, numero 1. So medyo pakiramdaman nyo lang. Total, para tingnan, maglagay na tayo ng protection kasi mahirap naman ma-out sa ano eh, sa last race, no? Okay, so patibayin na natin yung last race. Total, para tingnan naman na eh. Number 1, Amor Mi Amor. Number 5, si Shine. So tingin ko ito medyo meron yung kabayo, medyo nilalaro-laro lang, no? I mean, parang hindi ini-interest na manalo, pero meron eh, nakikitaan ko ng buti yung Shine. Okay, so ang third choice ko, yung number 8 na si Darna. Okay, si Darna medyo maganda lang yung ano sa kanya, yung distansya pabor sa kanya. Tapos eh, nakaraan kasi nagpumilit lang tumauna eh, so hindi naman talaga yun yung takbo niya, dirimati naman kasi talaga siya. Kaya tingin ko ganda, yung ganda ng numero niya, medyo papabor din sa kanya yung haba ng distansya, konting buenas lang eh, pwedeng makasilat to. Okay, pero gaya nga ng sabi ko, kung palaban si Amor Mi Amor eh, mahirapan sila dito sa kabayon to. Okay, race number 7, Amor Mi Amor. Number 5, Shine. Number 8, Darna. Yan ang mga pili ko po sa last race. Okay, so natapos na po tayo sa pagbibigay ng ating biya, korsonada at sariling basa. So, uulitin ko lang po, ito po ay aking sariling ano lamang, korsonada at pagtansya ng mga laban. Okay, so walang halong impormasyon. So pagdating po sa tayaan, kayo pa rin po ang masusunod. Sana po makatulong po yung aking giya sa inyong pananayan. Happy racing po at konting alalay lang po sa pananaya at maraming mga connection ngayon ang naghahanda sa paparating na Club Don Juan. So marami ang mga nagpapababa ng grupo. Okay? So
God bless to all po.